Arestado naman ang apat na lalaki sa Pasay dahil sa tangkang pang-kidnap sa isang Chinese businesswoman. Ang mga suspect sinubukan dukutin ang biktima matapos nilang sagiin ang kanyang kotse. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Dito na sa Caban Ross Boulevard sa Pasay City, natakip ng mga pulis ang apat na lalaki ito. Yan ay sina alias Joe, alias Jing, alias Jan, at alias Arnard. Sakay ng isang itim na SUV, tinangka nilang kidnapin ang isang 35 anyos sa Chinese businesswoman. Sa dashcam video, nakuha kaninang madaling araw, nakita ang pagsagi ng itim na SUV sa kanang bahagi ng sasakyan ng biktimang si alias Dana. Dahil dyan, napatigil sa pagmamaneo si alias Dana. Bumaba sa kanyang sasakyan para kung frontline na nagmamaneo ng itim na SUV. Hindi na nakuha ng video pero sa puntong ito na raw, bumaba ang isang lalaki mula sa SUV at sinubukang hilahin sa kanilang sasakyan ang negosyanteng Chinese. Pero pumalag at nagpumiglas ang babae, bagay na nakaagaw ng atensyon ng dalawang bystander. Sakto namang may rumorondang mga pulis mula sa Pasay Substation. So, malapit yung mga trupa natin sa area nung nanotis nila na may commotion. Akala nila is initially is just a vehicular incident. Pero nung lumapit sila, nakita nila na may commotion. Na yung mga lalaki is pinipilit na hilain yung babae. Ang apat na lalaki nagtago pa raw sa SUV nang lumapit ang mga pulis. Andun na yung mga pulis. Kinakausap nila to get down, pero hindi pa rin walabas. So doon na nagkaroon ng instinct yung pulis na this something. Yan na persang pinababa ng mga pulis ang mga lalaki at sa kanina lughog ang SUV. Dito na tumambad sa mga pulis ang ilang mga kontrabando, kabilang na ang illegal na droga, mga bala at baril. Sa press conference kanina ni PNP Chief Benjamin Acorda, inanunsyo niya na dating pulis ang isa sa apat na suspect. Pero ayon sa Pasay PNP, nagkaroon lang sila ng kalituan sa pagre-report kay PNP Chief Acorda at nilinaw na hindi dating pulis ang isa sa mga suspect. Based doon sa mga first responders natin, is very calm daw, nagpapakilala pa yung isa na okay na, true pa din ako dati. So, ulalong, akala namin is police. But upon verification, kayo nang mag-umaga, we learn na hindi siya pala piging police. Nasa Pasay City Police Station ngayon ang mga suspect. Hindi na sila nagpa-unlock ng interview. Pero ayon sa Pasay Police, matagal nang minanmanan ng mga suspect ang Chinese businesswomen. Kasi nagkaroon ng stick out eh. Nagkaroon ng stick out muna doon sa hotel. May hotel sa Moa area kung saan nag-dinner up to early morning kasi yung dinner, kwentuhan, kape itong grupo ng victim. And then doon sila nag-stick out hanggang sa lumabas sila, may sumunod na na sinundan na itong vehicle. Tingin ng mga pulis, planado ang pag-kidnap sa Chinese national dahil gumamit pa ng mamahaling sasakyan ng mga kidnapper at kinabitan pa ito ng Peking plaka. There is something bigger than this, if we will analyze it deeper. Itong nakuha natin is, I think, ito yung mga utusan. Ligtas naman ang Chinese businesswoman at nakauwi na. Sasampa ng reklamang attempted kidnapping, illegal possession of dangerous drugs, and loose firearm ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.